Magandang araw po si Rafi. Sana maaksyonan niyo po ang problema ko ngayon dahil isa rin ito sa pinakamalaking problema ng Pilipinas. Irereklamo ko po sa inyo ang advertising team V7-3 dahil scammer at hacker po ito. Nahack po nila ang dalawa kong Facebook page. At lumapit po ako sa inyo, sir, kasi umaasa po ako na kaya ninyong i-detect kung sino talaga ang hacker na to. Ganito po kasi ang nangyari, sir. Itong advertising team V7-3 na to, nag-offer po siya sa amin ng sponsorship sa ads. Tapos, yung Facebook manager ko, may na-click na link galing sa kanila. Kaya na-hack yung page ko kasi scam lang pala yun. Kaya sana maaksyonan nyo po ang ganitong pangyayari, sir. Kasi hindi nila alam kung gaano ko pinaghirapan ang page na yon tapos nanakawin lang nila. 3 years na sa akin ang page na yon, tapos nung nagsimula pa lang ako mag-vlog, naranasan ko ang magtulak ng motor kapag kunti na lang yung gasolina ko, tapos pinapaandar ko lang kapag paakyat na. Tapos minsan kapag wala na talaga akong gasolina, naglalakad na lang ako kahit malayo, sobrang layo ng nilalakad ko, pinupuntahan ko yung kasama ko, makabidyo lang. Tapos kapag tinatanong ng kasama ko, nasaan yung motor mo? Bakit naglalakad ka lang? Sinabi ko sa kanila na sira yung motor ko, pero ang totoo wala palang gasolina, hindi ko lang sinasabi sa kanila. Tapos minsan hindi ako umuwi sa bahay namin, doon ako natutulog sa bundok sa may sira na bahay para mas malapit na lang yung lalakarin ko papunta sa mga kasamahan ko. Tapos minsan maaga pa ako pumupunta sa kasamahan ko para mag-vlog, tapos naaabutan kami ng dilim sa pag-video, nagagabihan kami. Kaya hindi na ako nakapananghalian. Yung pananghalian ko gabi na. Yung ginawa kong diskarte, kapag may tinapay ako na kunti, binabaon ko para maiwasan ko lang ang ulcer. Tapos minsan binabagyo kami. Sayang lang yung nilalakad ko na sobrang layo. Tapos kapag bumabagyo, babalik din ako sa pinanggalingan ko na wala man lang nagawang video. Tapos minsan kapag umuulan, kinakausap ko yung Diyos. Sabi ko, Diyos ko, patapusin mo lang ako sa paggawa ng video. Kunti na lang, malapit na matapos. Sayang naman kung hindi matapos kasi nasimula na eh. So yun, sa awa ng Diyos, tumigil naman yung ulan. At pagkatapos nun, ang pangalawang pagsubok na hinaharap ko ay yung nasira ang cellphone ko kasi puro local yung ginagamit ko na cellphone sa pagbablog eh. Kaya ang ginawa ko, sinasakripisyo ko yung pag-aaral ko, nag-working student ako kasi ganun kasi ako eh, kapag may goal ako, handa akong isakripisyo ang sarili ko. Kaya nag-working student ako para makabili ako ng cellphone at para makabalik ako sa pag-vlog. So yun, hindi rin madali ang naranasan ko sa pagiging working student. Galing ako sa school, umuwi ako ng alas 5, tapos magtatrabaho ako hanggang sa alas 11 ng gabi. Tapos matutulog ako 3 hours lang. Gigising naman ako ng alas 3, trabaho naman hanggang sa alas 6, papunta na rin ako sa school. Sobrang hirap maging working student, parang lasing ako sa school, na natutulog ako sa sobrang antok. Tapos mas lalo pang nadagdagan ang problema ko kasi mayroon akong teacher na pinapairal yung military discipline sa klase namin. Kapag nakita akong natutulog, sumisigaw siya, sabi niya, Managase! Matutulog ka o sasagutin ang quiz mo. So yun, nagulat ako, pero sanay naman ako sa military discipline. Tapos minsan kapag may guro ako na medyo mabait, mahirap siyang bumagsak, kinakatingan ko sila, pumupunta ako doon sa likod sa room namin, maghanap ako ng upuan, tapos matutulog ako ng 1 hour. Nag-a-alarm ako doon. So pagkatapos ng 1 hour, pasok naman ako sa next subject naman. Tapos yung diskarte ko, kapag pumasok ako doon sa stricto na teacher namin, nagdadala ako ng ice water, nilalagay ko dito sa sa katawan ko para hindi ako makatulog. Pero kahit gaano pa kalamig ang ice water, nakakatulog pa rin ako, nakakatulog ako, tapos gising na naman, tulog naman, gising na naman. Pero hindi ako nahalata kasi saglit lang, tulog saglit, gising na naman, hindi ako nahalata. Yun ang diskarte ko. Sobrang pagod na talaga ang katawan ko, kahit may esuter, nakakatulog pa rin ako sa sobrang antok. Sobrang ina na talaga ng katawan ko, pero yung spirit ko,
pilit pa rin na lumalaban. Sabi ko sa sarili ko, lumaban ka self. Hindi ito ang oras para manghina ka. Kailangan mong lumaban ngayon. So yun, pinapalakas ko lang talaga ang ano ko, spirit ko. Tapos minsan sinasampal ko na ang sarili ko para hindi lang ako makatulog. Tapos minsan mainitin ang ulo ko kasi nga tulang sa kasi nga kulang ako sa tulog. Mga kaklasiko, marami akong nakakaaway sa kaklasiko. Tapos nung makasurvive ako sa pangyayari na yon, nung makaipon na ako ng pira, nakabili na ako ng cellphone, tumigil na ako sa pagiging working student. Tapos nung hindi na ako nag-working student, unti-unti nang bumabalik ang taas ng pasensya ko, nung makapagpahinga na ako. Tapos yung mga kaklase ko, kinakausap ko na sila, hindi na kami nag-aaway, humingi ako ng tawad sa kanila kasi ganito, kulang ako sa tulog kaya mainitin ang ulo ko, hanggang sa bumabalik na ang pagiging masayahin ko kasi hindi na ako pagod, nakapagpahinga na ako, pinapatawa ko na ang mga kaklase ko, kinakantahan ko na sila. So yun, at hindi lang doon nagtatapos ang aking problema nung makabili na ako ng cellphone, nung hindi na ako working student. Kasi nang umabot kami noong 2020, 2 years na kami sa team namin, napagod yung comedian squad, kasi sa sobrang tagal ng pablog, pagbablog, napagod sila. Kaya naisip ko na, kaya ako na lang mag-isa, kaya naisip ko na hindi talaga para sa akin ang teamwork kasi wala akong kaibigan na handa akong samahan sa hirap at ginawa. Kaya naisip ko na gumawa na lang ako ng personal vlog para patunayan ko sa kanila na kahit mag-isa lang ako, na basta magsikap, kaya kong gawin to. Kaya pinapakita ko ang lakas ng energy ko sa pagbablog kahit nagsisimula pa lang ako sa Super DM, kahit bago pa lang ako sa Super DM. So yun, kaya ang nangyari, umaangat ako sa Super DM hanggang sa nakaabot ako ngayon ng 30,000 followers. Saka naman ngayon na nag 30,000 followers, na saka naman na-hack yung account ko. Kaya sa mga nanonood nito, sa mga nakapanood nito, please paki-share po ng video na to at itag nyo po si Rafi Tulfo in Action sa caption po. Hindi po hashtag Rafi Tulfo Action ang tamang pagtag. Ang tamang pagtag po ay i-type nyo po ang ganito, tapos i-type nyo ang name na Rafi Tulfo. Tapos kapag lumalabas na yung page ni Rafi Tulfo in Action, i-click nyo po yon. So ganun po ang tamang pagtag. So yon, isang malaking utang na loob para sa akin ang mag-share ng video na to. At itag nyo po sa Rafi Tulfo in Action. At saka pakibisit na rin po sa personal account ko, Dennis Ruflo Managasi, kasi baka ma-remove to ang video na to sa page na to. I-repost ko to doon sa personal account ko, kaya visit na kayo sa personal account ko, Dennis Ruflo Managasi. At para naman sa 30,000 followers ko dyan, ipapaalam ko sa inyo, hindi mo na ako mag-post ng video dito sa Facebook page. Doon muna ako magpo-post sa YouTube kasi hindi yun na-hack. Siguro may mga YouTube naman siguro kayo, no? O, karamihan sa inyo may YouTube naman siguro, no? So yun, kaya i-visit nyo lang ang YouTube ni Super DM. Doon na ako magpo-post ng video. Tuloy natin ang good vibe sa YouTube. Doon na kayo manood sa YouTube kasi hindi na ako muna magpo-post sa Facebook. Okay, so yun lang. Maraming salamat po. Umuasa po ako sa inyong tulong po.